Nagulat din ang Atlanta Hawks nang sila nakakuha ng number 1 overall pick ngayon taon. Sila yung merong maliit na rate na nakakuha ng number 1 pick na ang biggest loser naman sa draft lottery, Detroit. Sila yung worst team sa NBA pero pumatak sila sa number 5. Ang number 2 Wizards, sunod Houston at San Antonio. Meron din silang number 8 pick pa. Disclaimer, pwede pang mabago ang mga draft picks na yan dahil meron pang until June 1 US time para kunin ng ibang mga teams yung mga pick na naging part ng trades ng mga nakaraan at pwede din mag-trade yung ibang team. 58 players lang ang mapipili ngayon taon. Parang ilang taon ng ganun din ang nangyayari dahil sa tampering sa free agency ng mga nakaraan. 78 players din ang na-invite sa draft combine. Actually, require ngayong sumali sa draft combine yung mga prospect. Ang Lakers pwedeng mawala ng first round pick dahil ang New Orleans ay pumatak ng number 21. Galing din yon sa trade sa Milwaukee Bucks. Nagpalitan lang silang dalawa. Ang Lakers number 17 sa draft na until June 1 ang Pelicans ay pwede mag-decide kung kukunin nila ang pick or ililipat until 2025. Base sa report, mas pipiliin ang Pelicans ang 2025 draft dahil mas deep ang class kumpara sa 2024. Ang 2027 pick naman ng Lakers na ibigay nila sa Utah Jazz dahil kay Russell Westbrook at meron pang Stephen Rule ang NBA. Hindi rin ganong kataas ang value ng number 17 pick ng Lakers para gamitin nila sa trade. Magkakaroon naman sila ng rights na maisama yung 2024 pick at isa pang first rounder sa 2029 hanggang 2031 kung hindi kukunin ng Pelicans. So kung hindi kukunin ng Pelicans yung pick ng Lakers sa first round, hindi pa tapos yung dilema nila sa Anthony Davis trade. Meron dalawang picks ang Lakers ngayon sa 2024, 17 at 55. Sa number 17, ang pinaka-best option ng Lakers doon, big man. Yun kasi ang kulang sa kanila. So ito lang yung pinaka-best option na kita ko doon, si Kyle Filipowski. So dalawang taon siya nag-average ng 15 points, 8 rebounds, 1 steal, 1 block, 31% sa 3-point area. Siya yung player na nasa ibaba ng number 17 sa mga mock draft. Kaya minsan nagtataka din ako sa mock draft eh. Alam ng big man yung kulang sa isang team, guards yung ilalagay. Ang Golden State walang first rounder ngayon dahil kinuha ng Portland. Meron naman silang second rounder. Ang San Antonio, dalawa ang pick nila sa top 10, 4 at 8. Sa mock draft, yung San Antonio ang may unanimous pick. Hindi ito yung pinili nila, ito yung nilagay sa kanila. Base sa Yahoo Sports, ESPN at NBA mock draft. So either sa tatlo na to, si Nikola Topic, Dalton Kinect at si Rob Dillingham. Sa mga mock draft, si Rob Dillingham yung unanimous na nilagay sa San Antonio. Nakapaglaro na siya dati sa Overtime Elite. Nakapaglaro din sa college para sa Kentucky. Naging 6 Man of the Year at Freshman of the Year. Meron siyang 15 points, 3 rebounds at 4 assists per game. 44% pa sa 3-point area. Point guard ang posisyon ni Rob Dillingham at kulang nga ang San Antonio ng point guard. Si Dalton Kinect naman yung isa sa best player sa college, 23 years old na nga lang. Yung kasi ang problema sa draft, mas pinipili yung mga batang player. 6 na awards naman ang kinuha niya sa college ngayong 2024. May average ang 21 points, 4 rebounds at 44% sa Beyond the Arc. Ang Hawks at Wizards ang nasa number 1 at number 2. So either sa dalawa na to ang pamimilian, si Alexander Sarr at Zachary Richachet. Dalawang players na galing sa France. Si Nikola Topic bumagsak ng mid-round. Si DJ Wagner wala sa listahan ng early entry at nasa transfer portal ngayon ng college level. Siya yung projected number 1 overall at bago dumating yung dalawa o tatlong European prospect na projected number 1, ang kasunod kasi ni DJ Wagner si Cody Williams, ang kapatid ni Jalen Williams ng Thunder. Sa mock draft, meron nakalagay kasi doon na number 3. Base kay Woj, projected na si Cody Williams ay nasa number 10. 6'8 small forward na meron 7'1 wingspan. Sa Colorado, meron siyang nasa almost 12 points, 3 rebounds, 1 assist, 55% sa field at 41% sa 3-point area. Kung titingnan, si Williams ay mas defensive player kumpara sa offensive player. Minsan nababaliktad naman kung sino yung offensive player sa college nagiging defensive player sa NBA. Napapaisip pa ngayon ng Atlanta Hawks kung iti-trade nila ang number 1 overall. Kasi hindi naman nila inaasahan na sila makakakuha nun. Base naman kay Woj, mas tumaas ngayon ang possibility na i-trade ng Hawks si Trae Young. As usual, Lakers ang kinakabit sa trade na yon.
Pero ang laki ng pakakawala ng Lakers para makuha nila itong si Trae Young at mauulit yung nangyari kay Westbrook na mahihirapan sila makabuo ng competitive lineup. Ang isang pwedeng gawin doon ng Lakers kung bababahan nila ang kontratang ibibigay dito kay LeBron. Ang isa naman dahilan doon kung bakit nasa trade rumor si Trae Young, going 28 years old siya bago matapos yung contract. Sa ngayon, going 26 pa lang siya by September. Subject for Supermax contract si Trae Young sa next 2 years or kaya 1 year na lang. Eligible si Trae Young noon na makakuha ng $300+ million. Ito yung best time na i-trade si Trae Young ng ideal team doon San Antonio dahil meron silang salary cap ngayon at mga picks na pwedeng ibigay sa Atlanta. Naging trending pa yung Trae Young to San Antonio dahil sa post ni Trae Young noong Mother's Day na nakasuot siya di umano ng Spurs jersey.